yun yung hindi ko makakalimutan sa nanay ko, na nami-miss ko ngayon yung lagi ko siyang kasama, kausap, di ba? Kasi parang sa akin, mami ko talaga yung naging foundation kung ano ako ngayon. So, mami ko po ay isang guro. So, bata pa lang kami, inilagay na sa utak namin yung edukasyon at pagiging mabuting tao at mabuti rin sa kapwa-tao. Yun yung hindi ko makakalimutan sa nanay ko eh. Tsaka yung pagiging malinis sa bahay, masinop, yun yung hindi ko makakalimutan sa nanay ko, na nami-miss ko ngayon yung lagi ko siyang kasama, kausap, di ba? Kasi parang sa akin, mami ko talaga yung naging foundation kung ano ako ngayon. Best lesson, maging mabuting tao at tumanaw ng utang na loob. Parang ganun lang kasimple. At maging grateful, kasi di ba pag grateful ka, magiging happy ka kung ano man yung meron ka at hindi ka maghahangad ng mas higit pa doon. Kung sakali naman na may dumating na mas higit doon sa pangarap mo, bonus na yon para sa'yo. Kasi grateful ka kung ano yung maliit na meron ka. So yun yung hindi ko makakalimutan sa mami ko. Siyempre, magpapamisa ako para sa mami ko. Everyday naman nagpe-pray ako para sa kanya. Parang yun na yung naging communication naming dalawa. And siyempre, hindi mawawala na bisitahin ko siya sa cemetery. Kasi wala na ang mami ko. So, everyday naman, meron akong pamisa para sa kanya. So, ayokong maputol yung connection ko sa kanya. Ngayon, sa panalangin, yun na lang yung nagdudugtong sa amin dalawa. So, ayokong mawala yun. Mami, sayang, wala ka sa lahat ng mga magagandang nangyari sa buhay ko. Alam mo naman, nung nabubuhay ka, part ka ng lahat ng success ko, kabiguan, lahat na nangyari sa akin. So, para sa akin, I would like to take this opportunity para mag-thank you din sa'yo. Kasi kung ano man ako ngayon, ay utang na love ko sa'yo. Maraming maraming salamat and I love you so much and I miss you.